Dahil ito ay haka-haka, napapatawan ng guilty ang isang tao ay naniloko niya si Maymay Ot at pinagtaksa lang siya ni Edward. Wag na wag kang maniniwala sa mga basher at sa mga fans na Kesho fans daw concerned daw kay Maymay. Muling nagbabalik ang Baklang May Laman. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another reaction video. Dito lang yan sa Dakar Doding Show. But before we get started, sa mga hindi pa nakasubscribe at bagong-bago pa sa akin channel, click mo subscribe button, be part of my Carding Squad. Like, i-share, i-favorite pa itong video na to. Yes guys, for today's video, ang gagawin nga natin ng reaction video, Edward Barber at Maymay Entrata pinagpipiestahan sa social media at ginawan pa ng blind item ni Pasyon Pulising. Guys, kung gusto niyo malaman yung magiging reaction ko at kung ano nga ba yung ginawang blind item para kila Maymay at Edward, just keep on watching. So ayun na nga guys, muli nga tayo nagbabalik para sa panibagong reaction video at para sa panibagong Mayward update. At ito nga guys, sobrang nakakalungkot lang kasi ang daming vlogger na talagang gumagawa ng kwento at talagang pinagpipiestahan yung issue between Maymay Entrata, Edward Barber at yung nalilink kay Edward Barber. Kahit wala pang concrete at totoong ebidensya, dahil ang tanging ebidensya lang naman ang meron sila is yung mga comment at yung mga picture na pinagkoconnect-connect nga nila. At ito nga guys, lumabas nga ang pa-blind item ni Pasyon Pulis na sinasabing so ayun na nga guys, nabasa nyo na nga yung blind item o yung pa-blind item ni Pasyon Pulis. Para sa akin guys, kasi ang daming nakikisaw-saw, ang daming nangingialam, ang daming nagdudunong-dunungan na Kesho totoo daw yung issue, wag na daw ipagtanggol sa Edward, wag na daw linisin yung kalat ni Edward Barber. Bakit wala pa namang totoong ebidensya talaga eh? It's just stating na hindi talaga totoo yung issue kasi parang imbento lang, di ba? Parang imbento lang naman talaga. Kasi kung mapapansin nyo, sa unang statement pa lang ng mga basher o yung ilang mga, sabi natin, ibang mga fans daw ng Mayward na sinabi nga nila dito na nasa condo. Kung mapapansin nyo sa comment dun sa TikTok ng girl is bakit daw nasa condo yung girl ni Edward, di ba? Bakit daw yung girl ay nasa condo ni Edward? I just want to give you some information guys na hindi po condo ni Edward Barber yon. Yun ay condo ni Marco Gallo. Diyan pa lang guys ay makukuha nyo na mali yung ipinaparatan nyo kay Edward Barber. Secondly, yung sinasabi dito sa blind items ng Pasyon Pulis, paano nila manalaman, di ba? Paano nila na detail by detail yung mga sitwasyon? Naglabas ba ng statement o yung pinakakabuang statement ang Mayward, yung totoong nangyari? Hindi pa naman, di ba? Kaya huwag kayo basta-bastang naniniwala sa sinasabi ng mga ibang vlogger na Kesho ganito, Kesho ganito, ganito yung nag-start, di ba? Hanggat hindi mismo sila Edward at Maymay yung nagsasalita yung concrete na sitwasyon at yung totoong pangyayari is dapat hindi kagad tayo naniniwala sa mga article na nilalabas nila o sa mga sinasabi ng ibang vlogger, dahil ito ay gumagawa lang ng kwento para sumikat yung website nila, di ba? Para i-click nyo, para pag-usapan nyo. Dahil dito sa blind items na ito is parang mas lalo natitrigger yung mga fans ng mga Mayward na magkagulo-gulo-gulo, di ba? Kasi the more na may nababasa silang mga article na katulad nito is the more na parang
natitreten sila na, ay, oo nga, di ba? Diyos ko po, nakakaano lang, kasi hindi naman pa talaga confirm kung ano nga ba ang totoong nangyari kay girl at kay Edward Barber, di ba? Hindi pa natin alam yung totoong sitwasyon o yung totoong nangyari. Dahil ito ay haka-haka, di ba? Ito ay haka-haka lang ng mga vlogger na baka siguro keso ganito. Kasi kung titignan mo sa blind item is parang alam na alam niya yung mga totoong nangyari. Not unless kuha ng information in the circle of Mayward, di ba? Not unless, di ba? At least meron siya totoong ebidensya. Hanggat article lang yan, guys. Huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi nila. Lalo lang natitrigger yung mga fans na magalit kay Edward. At wala ho tayong karapatan. Lagi kong uulitin sa inyo yan, guys. Hanggat hindi na-judge o napapatawan ng guilty ang isang tao, ay wala ho tayong karapatan umusga sa isang tao na hindi pa natin alam yung totoong pangyayari. Kaya nga dito sa ating bansa, kaya nga tayo dito sa bansa o dito, sa buong mundo na inaano ang isang akusado, di ba? Dahil inaalam yung buong istorya at pinagtutugma-tugma kung totoo talaga yung mga ebidensya, kung totoo talaga kung merong mga akusado o mga ebidensya na dapat ituro sa akusado hanggat wala pang ebidensya o mga picture na meron silang closeness talaga sa isa't isa. Kasi yung mga nakikita ng ibang fans is haka-haka lang at na-connect lang, di ba? Kasi hanggat wala pa akong nakikita na magkasama sila together o video sila na magkasama sila, hanggat walang sinasabi si Edward at si Maymay na naniloko niya si Maymay at pinagtaksa lang siya ni Edward, hindi dapat tayo maniwala sa mga ganung bagay. Dahil panghawakan natin yung sinasabi niya. Kasi kung totoong fan ka ng Mayward, hindi ka kagad maniniwala sa mga issue na ibinibigay kay Edward. Dahil kung updated kayo sa Mayward, alam niyo yan kung gaano ka-protected o gaano ka ano si Edward kay Maymay. Syempre, bakit niya i-break yung mga promises niya, yung mga sinasabi niya kung siya mismo yung gagawa niya? Paano siya paniniwalaan ulit? Paano siya paniniwalaan ng mga fans? 'Di ba? Ganun 'yun. Kaya huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga false o sa mga fake news. Dahil yung mga fake news na yan ay yan ang ikasisira ng utak nyo at ikasisira ng Mayward pag naniwala kayo dyan. Dahil wala pa talagang concrete na ebidensya na magpapatunay na guilty si Edward Barber. Diba? Hanggat hindi pa siya naakusahan, hanggat wala pang mga interview, hanggat wala pang ebidensya, wag na wag kang maniniwala sa mga basher at sa mga fans na keso fans daw, concerned daw kay Maymay. Hindi po dapat ganon. Dapat tayo ay maniwala kay Edward Barber at si Maymay Entrata lang ang totoong mahal niya. So guys, dito na natapos ang ating reaction video. Ito ay nag-react tayo sa pa-blind item ni Passion Police na keso Edward Barber daw ang nagabol kay ate girl mo. So guys, again, sana huwag kayong maniwala agad sa mga nilalabas na article at sa mga sinasabi ng ibang tao dahil ang paniwalaan natin is yung sinasabi ng mga idol natin. So guys, again, dito na natapos ang ating reaction video. If you enjoyed it, don't forget to give big thumbs up, like, share, i-favorite mo itong video to at mag-subscribe ka na rin sa aking channel for more videos and to be part of my Cardin Squad. Tandaan nyo guys, ako ang inyong baklang may laman na laging nag-iiwan ng isang kasagihan. Ano mang pagsubok ang pagdaanan, brava! Kaya guys, bye-bye! See you on my next video. Bye-bye guys! See you on my next one. Stay at home and be safe.